Magandang hapon. Narito ang Tropical Cyclone Bulletin number 21 para kay Fabian PH na inisyo ng pag-asa ngayong 5 PM ng July 20, 2021. Sa ngayon, si Fabian ay isa ng typhoon. Ang susunod na bulletin ng pag-asa ay ngayong 11 PM ng gabi. Once again, welcome to my channel. Welcome to RDM Designs. Tingnan natin kung nasaan na ang location nitong si Typhoon Fabian. Si Typhoon Fabian ay napanatili ang taglay na lakas at ito ay gumagalaw patungo ng westward. As of 4 PM nga ngayong araw, ang sentro ng mata nitong si Typhoon Fabian ay namataan dito sa may layong 655 km northeast ng Itbayat, Batanes. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 150 km per hour malapit sa gitna at meron itong gustiness or pagbugso na nasa 185 km per hour. Ang kasalukuyang galaw nito ay patungo ng westward at 10 km per hour. Mayroong mga strong winds na maaari nating asahan na aabot ng 650 km malapit sa gitna. Sa kasalukuyan ay wala pa rin tropical cyclone wind signal na nakataas sa saanmang bahagi ng ating bansa. Bagamat ito nga ay maaaring makapagdulot ng mga malalakas na pag-ulan na maaaring makapagdulot ng mga pagbaha. Ang pinagsamang epekto nga nitong si Fabian at nitong si Tropical Depression Sempaka ay lalo pang pinapalakas itong si Southwest Monsoon na siyang nakakaapekto at nakakapagpaulan sa ating bansa sa ngayon. Itong si Tropical Depression Sempaka ayon sa available na data ay nasa 1,145 km west ng extreme northern Luzon or dyan sa may vicinity ng Maoming, Guangdong, China na sa ngayon ay outside pa ng Philippine Area of Responsibility. At itong mga pag-ulan na nararanasan natin ay dahil pa rin dito sa epekto ng Southwest Monsoon. Namaari pa rin maranasan dito nga sa mga lugar ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, northern portion ng Palawan, kabilang ng Kalamian at Kalayaan Islands. So sa loob po yun ng 24 hours, asahan po natin ang mga malalakas sa pag-ulan. Dahil pa rin dito sa epekto ni Fabian ay maaaring magkaroon ng tropical cyclone wind signal number 1 dito sa mga lugar ng Batanes at Mabuyan Island. Dahil nga sa mas pina-enhance sa southwest monsoon na epekto pa rin ni Fabian ay asahan na maaaring magkaroon ng mga rough to very rough seas na may pag-alon na 2.5 to 4.5 meters na maaaring maranasan dyan sa may seaboard ng Batanes at Mabuyan Islands, kabilang na ang western seaboard ng Palawan, kabilang ang Kalayaan at Kalamian Islands, sa may occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Islands. So maaaring magkaroon ng moderate to rough seas na nasa 1.5 to 3.5 meters na maaaring maranasan dyan sa may eastern at sa nalalabing bahagi ng northern at western seaboard ng Luzon. So yung sea travel natin ay masyado pa rin mapanganib lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat sa ganitong klase ng pangapag-alon. So yung mga mariners natin na walang proper experience ay pinapayuhan natin na huwag na munang maglayag. Inaasahan si Fabian na tutungo ng westward ngayong Friday, July 23 early morning, habang sa northwestward naman ang kanyang galaw pagdating ng Friday ng afternoon. And then ito ay tutungo naman ng northwestward by Saturday morning, July 24. Sa Friday ay maaari ring maglandfall itong si Fabian dyan sa may vicinity ng Yayayma, Miyako at Sengkangko Islands dyan sa may Rukyu Archipelago bago ito tuluyang mag-exit ng Philippine Area of Responsibility ng Saturday morning. Once na tuluyan ng makalabas itong si Fabian ng Philippine Area of Responsibility ay maaari rin itong maglandfall dyan sa may vicinity ng southeastern mainland China sa Sunday. Abangan po natin ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay issue po ng pag-asa ngayong 11 PM ng gabi. Salamat sa panonood at mag-ingat po tayong lahat sa mga malalakas sa pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha.